Welcome back mga kabarangay sa ating Barangay New Zealand Pinoy Talk. At sa gabing ito ay makakasama po natin ang MinPop 2022 Grand Winner, ang Mindanao Pop Music Festival winner na si Benmark Mercado, all the way from Davao na ngayon ay nasa Hamilton. Benmark, how are you, Benmark? Kumusta? I'm good. Ayos lang po. Ayos lang. Nasa Hamilton ka, no? Maganda yung lugar mo. Tamahiri, maganda dyan. No? Napaka-humid po. Humid, oo. Sa ngayon. Iko-context lang natin. Taga saan ka sa Pilipinas, Benmark? Taga Davao po talaga ako. Ayan. Mindanao. Davao. Sa city? Are you yes po, Davao City. Sa Centro. Okay. So may common, ano ba tayo? Parang tayong isla. No, Mindanao din tayo. Although nasa kabilang dulo ako sa Buanga, pero gustong-gusto ko yung Davao. Lalong-lalo na paglapag ng eroplano, pagbukas, amoy na amoy ko na yung durian. Nako, sabi ko, sarap. Ayun. Dito kasi ang mahal ng durian, di ba? Parang yes, Thai pa. Hindi pa Pilipinas na. Hindi pa. So, MinPop 2022. Benmark, tell us a little bit about ano ba itong MinPop? Ito pa yung Mindanao Pop Music Festival. Share with us kung ano yung ano. Yes, bali yung MinPop 2022 po is parang for Mindanao music, for mm-hmm. the artists of Mindanao. Mm-hmm. Since meron na tayong VisPop, meron na Ilonggo Pop. So, meron na ding MinPop 2022. MinPop itself for the Mindanao artists, mga composers, okay. singer-songwriter. Kasi many years ago, kasi when I was in the Philippines, saan ba ako noon? I was with Sony Music. No? Ano ako sa Adprom manager ako ng Sony. So, inimbitahan kami pumunta sa Davao. It was August, no? Kadayawan Festival. August, I forgot the exact date. Pero Kadayawan Festival, kasi yung isang radio station dyan, kababayan ko, taga Zamboanga, siya yung station manager. I forgot the station already. Grand finals ng, ang tawag niya noon is the first Mindanao Pop Music Festival, no? 1998. August eh. Oo, pupunta kami. Nakalimutan ko na yung anong radio station, senior moments na ako eh. Kaya nung nakita ko tong MinPop, sabi ko, gusto kong makausap si Benmark. Dahil although we don't know kung ito ba ay carryover nung dati o kung ano, pero importante dito, it's a popular music festival about Mindanao artists. And not just Mindanao artists, but pati yung production and everything is done in Mindanao, ano. So, congratulations sa iyo, Benmark. Anong winning piece? Yeah. Mm-hmm. Oh, yeah. The winning piece is Bingi Bulag Pipi. Yeah. Parang Bingi Bulag Pipi. Parang naalala mo noon, sino ba meron? Freddy Aguilar ba 'yon? Bulag Aguilar. Pipi at Bingi, no? Yes. Ito sa iyo, Bingi Bulag Pipi. Yes. Okay. Anong kwento dyan? Anong kwento dyan sa kantang yan? So, yung song is about bullying, basically. So, ginawa ko lang parang item yung Bingi Bulag Pipi sa song. Mm-hmm. Kung paano mag-react yung isang simpleng bata na pag binubully. Most of the time, di nakakapag-express. So, most of the time, parang yung senses niya impaled, kumbaga. Pero, ayun. So, kinompare ko sa both yung mga disabilities na yon sa isang batang hindi makapag-express kung ano yung kanyang nararamdaman towards yung pagbubuli sa kanya. Personal experience ba yan? Were you bullied when you were a young boy, Benmark? Honestly, hindi. Ganun lang yung ikaw bata noon. Pero, ikaw nang bully. Pero talagang na, siguro dahil kasi pag nagawa ko yung song when I came here sa New Zealand and I was browsing YouTube
Tapos nakita ko na merong mga ganong bagay pala dito, bullying. Mm-hmm. Actually, meron naman sa Pinas pero di naman gaanong ganun ka parang big issue. Mm-hmm. Correct. Palaban yung mga batang ano doon. Palaban. May mga bata maliit, palaban talaga. Eh. Pero dito kasi parang ano, parang main issue siya, yung bullying as well as yung suicides. So, could be a cause. So, ayun, naisipan kong, but nga ba hindi ko gawin to ng awitin? So, ganun. Nakita ko lang siya, yung parang ads na yun. Tapos yun, ginawan ko na lang ng song. Hindi ko nga yun expect eh. Sinubmit ko lang siya sa Minpop kasi timing yun na on yung submission ng competition. Nag-submit ako ng dalawang song. And then, luckily, yeah, pumasok yung isa. At so, dalawa, pumasok yung isa. Okay. Yes, dumating yung isang song ko until top 21. So, bali, dalawang song na pumasok sa top 21, isa na lang yung umabot sa finals. So, sa finals, ilan kayo? 10? 12? Ilan ang ano? 5 lang po. Ah, 5 lang? Oh, wow. Matindi talaga. Matindi yung competition. At, 5 lang. Out of the 5, ikaw ang lumabas na. So, ikaw rin ang, ikaw ang songwriter, ikaw rin ang artist. You also sang the song. What happened was, hindi po ako yung nag-record ng song. Sa finals dahil di pa capable that time to record professionally dito sa New Zealand. Okay. So it was around December ata, January nung ni-record nila for the finals yung song and then hindi ko kakayang mag-produce ng ganun ka gandang output for them. Sino nag-interpret nung kanta mo na bulag, ano to? Bulag, pipi at bingi? It was the pala nito. Ito na. P Square. Ayun. Perfect Square. It's an a cappella group. Yes, napakagaling nito. P Square ang pangalan ng grupo. Yes. Ilan sila? Ilan silang ano? Officially parang 6 sila. Pero nung nag-record parang 7 ata sila. 7. Are they all, is it an all-male vocal group or mixed sila? No, mixed po sila. May lalaki, may babae. Parang ano, yung paborito ng pamilya ko, yung Pentatonix, di ba? Parang vocal group na ano, galing eh. Oh, so they interpreted your song. Oh, wow. Yes po. when you, in, itong kinompose mo na nanalo sa Minpop, hindi ito yung first, nung marami ka nang na-compose yun. I mean, you said dalawa yung sinamit mo. Pero other than that, nag-compose ka pa ng iba pang mga kanta? Yes po. Meron na ako na-release na yung Alimango. That's Alimango. On YouTube. Nasa Spotify na din. Oh. Meron din akong na-compose na naisulat na Muntik Ka Nang Maging Akin, which was performed by my group. Which was performed by my group. The negative 4 po. Negative 4? Parang gano'n. Bakit negative 4 yung grupo nyo? Kasi dati, sumali sila ng competition. Hindi pa ako member nun. Sumali sila ng competition sa school. Sumalang sila sa competition na wala silang band name. So basically, yun mismo sa time na hiningi na yung band name, hindi sila makapag-isip ng name. And then, yung section kasi nila that time is 1-5. So wala silang maisip. Nag-minus na lang sila ng 1-5. So naging negative 4. Oh. And it has been carried for years na. So parang 10 years na rin kami. So this is your band nung nasa Davao ka? Yes po. Saan ka ba nag-aaral sa Davao? Sa University of Southeastern Philippines po. UCEP. UCEP, yes. Oo. What did you major in nung nasa UCEP ka? A Bachelor of Science in Electrical Engineering po. Ah, ECE ka pala. Okay. EE pala, Electrical Engineering. Oo. And you practice? Did you practice your engineering sa Pilipinas? Yes po. Naging facilities engineer po ako sa Pilipinas. Ah, okay. Tapos, and then you came to New Zealand, no? Pumunta ka na dito sa New Zealand and may bago kang trabaho ngayon, di ba? This is your first week yata. Kumusta? Yes po.
Actually, it's my third day ngayon. Oh, third day. Oo nga eh. Kumusta na? Kumusta? Medyo madugo, naninibago pa rin. Kasi sobrang 1 year mahigit din nung last kong work sa ganitong field. Mm-hmm. Na tigil lang matagal. Mm-hmm. Nag-work ako temporarily dito sa healthcare. Mm-hmm. Tapos, ngayon lang nakabalik muli sa field ng engineering. Sa talagang field na gusto mo talaga. No? It's good to be back. Oo. At medyo bugbog. Bugbog, oo. Oh. Eh, ganun talaga. Kasi, siyempre, baby steps. We start somewhere. Lalo na yung... Eto, ganito. Ito talaga yung gusto mong field. So, all the best sa'yo. No? Pero aside from that is yung artistic side mo, hindi pa rin nawawala. Nakikita ko yung microphone mo. Medyo professional yan. Yung parang pabilog na... Ano. Ito lang talaga kasi yung available ko na microphone. Yung microphone namin pang record. Ay pang kanta is medyo Oo. Tapos kasi tapos kasi mga kabarangay, hiningan ko si Ben Mark ng ano ng song, no? I-re-record niya 'yon at mapapanood niyo po 'yan sa ating Philippine Independence Day virtual celebration, no, sa June 12 yung mapapanood niya. Anong title nung isa i-share mong kanta sa amin? Ayun pong Alimango. Alimango, wow. Anong kwento ng Alimango? Parang nagutom tuloy ako. So, kumain ng Alimango eh. Alimango. Yung Pilipinas, ha? Yung, kasi yung iba yung Alimango natin eh. Oo. Oo. Yes. Anong kwento nun, ng song mong Alimango? Basically, it's about crab mentality. Ayun. Ah, okay. Mm. Oo, kasi, di ba? Ang daming ganun. Pero yeah, it's about... being aware of that kind of mentality na sana hindi naman gawin ng iba kasi di ba ganun ito personal experience ko kasi yung song na yan so medyo lahat talagang, ng ano, emotions ko andun sa song. So pati kasi ikaw rin yung artist no ikaw rin ang kumanta noon no? Yes film no film mo yung na nasa Spotify na ngayon no yung yes, song po. Nasa YouTube na din. YouTube na rin. So ano yun? Sa Spotify and YouTube, ano hanapin nila? Ben Mark Mercado or... Yes po. Type nyo lang po, Ben Mark Mercado. At nandun na siya, mapapanood. Hindi lang yun ang song mo, no? Meron ka pang iba na sa Spotify. Yes po. May, yun nga, munti ka nang maging akin. Pero it was not named sa akin. It was named sa Negative 4. And then I'll be releasing... a new song ngayong June. Hindi lang makapag-release kasi kailangan ko ng music video. So, ayan, pinaprocess ko pa. Okay. Yes. Oh, that's good. So, when you compose Ben Mark, ano na una? Yung melody or yung lyrics? Which comes first? Well, that's interesting kasi may times na minsan nauna ko yung lyrics. Minsan din yung tono. But most of the time, it's the yung content yung mismong yung theme or yeah yung subject mismo ng awitin yun na una and then lyrics and melody comes together pag meron na yung top na yun. And then you play musical instruments diba guitar ano pang ibang musical instruments ang ano mo ayun lang ano ukulele ukulele okay. Ayun, nakasabit lahat ng... Actually, andyan nga. Andyan. Oo, yung mga ano. Kalat-kalat, you know. So, nung nasa banda ka, banda ba yun? Negative 4? It was a vocal group. Was it a band? Yeah, actually, it's a... paano ba sabihin? Acoustic. Acoustic band, pero ano kami? Quartet. Yung kumakanta yung apat. So, nag-harmonize kami yung apat. Tapos you play musical instruments like a guitar or ukulele, ganun. Yes po. Bale, dalawang guitars tapos apat na vocals. Pero itong Negative 4, nandun sila sa Pilipinas. Wala sila dito sa New Zealand. Nasa Pilipinas po silang lahat. Negative 3 na lang sila dahil tatlo na lang sila. Hindi no po. Meron pa rin naman po kami mga ongoing projects na nire-record namin for the future. Para may release namin kahit andito na ako sa New Zealand. Kasi yan ang kagandahan ng technology ngayon, ano, Ben Mark, no? So, anywhere in the world, pwede kayo mag-collaborate, no? Yes, po. Nung mga
yung nasa music industry ako, nag-uumpisa pa lang yan eh. Yung halimbawa, may nag-record sa London, imimix sa Hong Kong, sa Japan, marang ganun. Tapos, pero ngayon, talagang hindi na kailangan ng big studio, no? So, lalo na nung pandemic, di ba? It came out na hindi lang music, no? Lahat, pati itong show, yung mga ganun na ginagawa mo, no? At, na-miss mo ba ang Davao? How long have you been in New Zealand, Denmark? 9 months po. Nine months. Talagang na-miss mo. Fresh. So, dumating ka, ano pa, after winter, no? Ito yung first winter mo. Yes, ito po ang first winter. Kumusta ang pakiramdam mo ngayong winter? Ay, ka-opisa okay pa lang. Nung pagdating ko, feel na feel ko yung lamig. Pero yung ngayon, yung transition from tama ba? Autumn to winter. Yeah, parang kinakaya ko pa naman. So. Ngayon nag-jacket lang ako kasi parang medyo. Oh. Pero talagang okay lang so far. Sa ngayon, okay pa ako. Alam mo, Denmark, you remind me also of a good friend of mine. No? He's also from Davao. He's a songwriter. No? Si Nonoy Tan. Tokayo, Nonoy. Ay, shout out kay Nonoy Tan. Palagay ko narinig mo na si Nonoy Tan as a composer. No? At, narinig ko lang po, pero hindi ko pa narinig. Hindi pa siya. Ano, taga Davao talaga yan, si Nonoy. At ang yung anak niya, si Champ, yun ang masikat. Masikat na sa kanya. Yung sa Hail, sa bandang Hail. Yung anak ni Nono yon si Champ, no? Pero dati, si Nanonoy, tsaka yung kaibigan ko si Tato Malay, ano, may banda yan sila, yung Wadab, no? Yung banda nilang Wadab, no? Binaliktad nila yung Davao, kasi karamihan sa kanila, mga taga Davao, eh. So, Wadab, no? Yung mga, ano, mga, may banda talaga, no? Talagang nagko-concert yan. In fact, a couple of years ago, Nonoy was inquiring sa akin, sabi niya, Bay, ano, pwede ba kami mag-concert dyan? Kasi meron sila yung mga oldies but goodies na ano, banda talaga. So they've been going around America, Europe, ganun. Sabi ko, sige, tingnan natin. Kaya lang, nagka-pandemic. Eh. So, but he's a very good songwriter. No? And marami pa iba. Si South Border, si Jay Durias, di ba? Taga Davao din yan. No? Hindi ko alam kung alam. Kasi medyo mga matatanda na yung mga alam ko. Yan. Parang nag-connect na, parang friend ng churchmate ko. Tama ba? Churchmate ng friend ko. Si Jay. Uh-huh. Yung family nila, Sir Jay. Kasi he's also a producer, no? Nagpo-produce na rin siya ng mga music and everything. Alam mo, yung ano, yung sa, what is it that makes, ano, yung a songwriter? Ano ang tumulak sa iyo para maging isang manunulat ng mga awit, ng mga kanta? Why did ano ang inspirasyon mo na parang gusto ko tong gawin? Actually before nung high school ata, nung nagpa-practice ako ng gitara. Yun kasi yung time na hindi ko pa kayang i-play yung mga kumbaga na usong-usong kanta. So basically, hindi ko alam ang chords. So kung may alam man ako, chords, very basic. So ako na lang yung gumagawa ng kanta ko kahit awkward yung lyrics. Mm-hmm. So ganyan yung naging practice ko until nag-college ako. And then songwriting became serious when I joined Mindanao Music Bootcamp. That's 2019. So, sumali ako doon. Sabi ko, gusto ko kasi magsulat-sulat kasi yun yung parang way to express ko. Mm-hmm. And then, when I came to that bootcamp, doon ko nalaman na, ganun pala. Hindi pala yung parang sulat-sulat ka lang. Mm-hmm. Meron palang mga ganun technicality. So, mm-hmm. From there, I tried to learn also with the help of our community sa Davao or sa Mindanao. Mm-hmm. So na-meet ko doon yung mga artists from Cagayan, from Butuan, from everywhere and everywhere in Mindanao. And then doon ko na-explore, na natutunan ko yung mga techniques and then yun, na-apply ko siya sa second main pop yung 2022. Mm-hmm.
Ah, so yung 2022 is the second one. Okay. So, talaga pa lang... Second na po yung Mintop 2022. Yung first is 2020. Every 2 years siya. Every 2 years ang Mintop, parang ganun. O because of the pandemic, kaya nagkaroon ng... Baka dahil sa pandemic ata yung nagkaroon ng gap. So, ano pa na pala, interested ka na talaga sa ano, sa songwriting and you know, hindi lang to yung ano, yung talagang may bootcamp, may behind the scenes na tumutulong. Sino ang organizer ng Minpop, Ben Mark? Si Jeremy Sarmiento po. Ayan, napakagaling din na songwriter niyan. Composer. Taga Davao siya. Davao talaga. Yes, po. Based sa Davao. Oh, okay. At yun, alala ko lang kasi yung binanggit ko sa iyo na yung Kadayawan Festival na pinuntahan namin noong 1998, no? At tinaguriang, kasi yun ang ano niya eh, the first Mindanao Pop Music Festival. Parang naalala ko sa loob ng sinehan yung ginawa yung Grand Finals eh. Kasi parang ano, parang yung parang yun ang naging auditorium, parang ganun, no? Alam ko, umakyat pa ako sa stage eh. Kasi nga, galing kami Manila, in-invite kami ng radio station. Kasi yung kasama ko si Tatu Malay na he's a music guru, siya yung parang isa sa mga judges. Ako dahil adverb ako, so binisita ko yung mga radio station, yung mga ganyan-ganyan. At tapos nung gabing yun, alam ko Sabado yun eh, araw ng Kadayawan Festival yun. Kasi nanood pa kami ng parada, parang ganun. Tapos okay. Ano, and then ano eh, yung parang agila yung trophy eh. Kasi di ba ano, yung Philippine Eagle, yeah. Na, di ba, yung dyan sa Davao, nandun yung Philippine Kaya Eagle Center. So, parang ganun yung ano, hanapin ko nga yung, and noon kasi 1998, hindi pa uso yung, may mga cellphone, pero hindi pa uso yung. Pager from pager. Oh, pager pa, no? But I was really so happy nung natanggap ko yung invitation na ano, yung Mindanao Pop Music Festival. Because being from Zamboanga, from Mindanao, pareho tayo, I always feel that a lot of potential sa atin, no, na not being regionalistic, no, but parang minsan hindi na-highlight ba yung sure. Sa Mindanao, all the resources and all the ano. So nung nakita ko tong actually si Attorney Mel Libre, sabi niya sa akin, hindi, ito interviewin mo kasi ito yung Minpop 2022 grand winner si Ben Mark. So yeah, kaya thank you na rin kay Mel. And speaking of Mel, kayong dalawa ay magka-tandem kayo. May radio show kayo ngayon na just nag-debut sa ano, sa Hamilton, yung B o Rig, Bisaya o Rig, yung ano. Yes po. B o Rig at Free FM 89. Ayun. Yeah. Ayos lang naman po. Actually, wala akong experience sa pagiging DJ or yun nga, pagiging speaker sa radio. So everything na naririnig po ninyo doon eh learned and advice from Sir Mel. Ayun. Mm-hmm. Free Mel. Ayun. Kasi si Mel kasi was before he came to New Zealand, no? Ano siya, DJ yan sa Cebu, no? Isa sa mga pop rock stations doon, no? So love niya talaga, and I think he also composes, he sings, and it's good that nung binanggit niya sa akin, medyo matagal na kami nag-uusap about the radio, no? Kasi meron din kasi ako yung Barangay New Zealand ko every Thursday 8 in the evening, 8 to 9 sa Free FM din. So since 2008 yon hanggang ngayon nandiyan pa rin yon. So nung binanggit niya sa akin, sabi ko, "Oy, dapat meron." So we made it a point na unti-unti kausapin yung station hanggang sa yun, the past few weeks, talagang napabilis na. Sabi ko, "Mel, ito na, ganyan-ganyan." So, yun. At natuloy na. Every Tuesday at 9 p.m., ano? Yes po. Tsaka naka-podcast naman yan, mga kabarangay. So, after the show, pwede nyong i-download o makinig. Tapos yung past episodes, ano yan, mga 3 episode eh. So, pwede nyo pang sundan, no? So, yes, pwede pa tayong mabol. Pwede pang humabol. So ang format nyo is music, no? Music, and you also talk about the music. Ganun ba yung format nyo, Ben Mark? Yes, it's all about
Bisaya music, mm-hmm. Mindanao and Bisaya artists. Mm-hmm. So, mm-hmm. play namin lahat yung mga, lalo na yung kahit paluma o kahit mm-hmm. ano, basta Bisaya or Mindanao and Visayan artists. Ayun. Mm-hmm. Especially, syempre, yung isa sa mga DJ doon, yung ano, Min Pop 2022 Grand Winner, si Ben Mark. Bias yan. Bias yan. Nabanggit nga ni Sir, no? Sige, play natin palagi yung awitin mo. Mamagsawa yung ating mga ano, listeners. Hindi, kasi nung kinoconceptualize ni Mel yun at binanggit ko sa management ng Free FM, sabi ko, yung Bisaya is another big regional language. Kasi alam lang nila Tagalog eh. Sabi ko, no, this is also a big, ano, sabi ko, actually parang mas malaki pa yata. I'm not just sure, sabi ko. Pero in the Waikato, sabi ko, maraming dyan, Bisaya, no? Whether nasa hospital, nasa healthcare, nasa dairy industry, nasa construction, sabi ko marami. So, you have a good, ano, good market dyan. Tsaka 9 in the evening, ganda niyan kasi nakahiga na, relax na yung mga ano. So, yeah, that's very good na, ano. O nga pala, yung Alimango tsaka yung Minpap, is it in Bisaya yung ano, yung lyrics o Tagalog? Tagalog po yung both. Tagalog. Both of them Tagalog. Oh. Medyo alam pa ang talent to write Bisaya. Okay. Oo. Pero gusto mong ano eventually, syempre, no, ano yung yes, I'm still learning. Mm-hmm. Medyo ano pa lang, cringy pa yung feeling. that's all right because at least naumpisan mo na yung mga ano, yung ginagawa mo with your music ba, no? Yun yung importante. Importante is kahit saan to as an outlet to express yung yung naramdam mo. And lalo na yung winning piece mo is about bullying, no? So parang universal yung theme. Yes. Sabi mo nga pala sa akin, may kinocompose ka ngayon pero hindi mo pa na mai-release kasi kailangan ng music video. Is that what you're saying? Na pag-release mo ng music mo, may kasamang music video agad. Parang ganun. Yes po, kasi gusto kong sabay na lang yung yung Spotify na release and then yung music video. Kasi para at least man lang, may kung gusto nilang panoorin sa YouTube, ando na. That's a good... Yes. That's a good marketing strategy, Ben Mark, no? Para ano, sabay nandun na. Kasi yung iba, ano muna, music muna, tapos saka yung music video, parang ganun. So that's good. Yeah. That's a good ano, good strategy na ginagawa mo. So kasi baka mataas yung gap ng pagre-record ko ng, let's say ma-release ko siya from Spotify and then baka tumaas yung gap from that Spotify release to the YouTube release dahil matagal yung paggawa ng music video. Baka yun nga, baka makalimutan na yung awitin. O tsaka baka iba pang gagaya, no? Parang ganun. Yun nga, no? Baka iba pang gumawa ng music video. Gumawa ng music video, so nangyari nga yan sa akin once nung Alimango. May gumawa ng music ng lyric video sarili niya. So hindi ko na lang hinaya, hindi naman ako sikat eh. Tulungan pa niya ako. Mga ganun nga, no? O at least natulungan. Kasi nakikita ko nga yun eh, yung iba lyric video parang. Tapos may disclaimer, I don't know. Ano, ganyan. Pero at least nakakatulong kasi minsan gusto malaman yung lyrics, no? Pero yung i-release mo, may lyrics ba siya or wala? Yes po, yung this coming na awitin na i-release ko, yes. May lyrics po yung video. So ikaw rin ang nag-e-edit ng video, ikaw rin nag-shoot, ikaw rin lahat na ano? Ay, hindi po. Hindi po. Okay. So may kasama kang nag-e-edit? Yes po. Dito sa New Zealand or? Ay, hindi po. Nasa Philippines po. Yung Alimango. So I don't know. Pero itong ginagawa mo? Still nagko-coordinate pa lang pa ako ng mga pwedeng mag-record ng video. So we're still conceptualizing everything. Pero may halo 'yan, may halong video sa New Zealand na 'yan para mas maganda na ano.
Hopefully po. Hopefully sabi po si Mel. Si Mel, kasi gumagawa din ng music video yan minsan eh. Ayun. Baka makapag-collaborate kayo. Naman. Hindi, tsaka ano, yung the community itself, dyan sa Hamilton, no? So may mga maraming mga bagets dyan, no? Yung mga nag-aaral sa Wintec o sa Waikato University. No? So sabihin ko kay Mel, to link with this young, ano to, yung mga media arts ang inaano nila, para yung community dyan. Yun ang gusto ko sa Hamilton, eh. Yung parang, yung Waikato Filipino Association, yung mga ganun, no? Talagang, para magtutulungan, no? And I'm quite excited about B-O-Rig. Kasi ano ko eh, ano ba ako? 1/4 Bisaya ako. Kasi yung mama ko, taga Cebu. Pero 1/2 lang siya. Yung papa ko, taga Davao, na 1/2 din. So 1/4 lang ako. Parang kaya lang gamay lang, alam ko. Jutay ba? Jutay lang alam kong Bisaya. Ayos lang yan. Ayun, it's the thought that counts, kumbaga. Yeah, oo, tama, oo. Pero ikaw, Ben Mark, your parents are all, Tubong, Davao, or they came from another part of Mindanao? My mother came from sa Leyte. Mm-hmm. Yes, mm-hmm. And then my father was born in Davao. Ah, Davao talaga. Oh. So, yeah, and Ben Mark is your real name or is that your screen name o ano? It's my real name po. Real name, Ben. So it's a combination of Ben and Mark. Parang ganun eh. Hindi naman po Mark ang nanay ko. Yung tatay ko Ben, ayun. Parang, I don't know if parang pen name ni Papa yung name ko dati. So yun ang ginamit na name ko. Ah, bakit? Is he also an artist? Your dad is an artist? Na yung parang pang college lang. Ah, yung college. Oh. Parang code name kumbaga. Code name ayun, Ben Mark noon. Mercado. Oo. Meron pa isang Mercado diyan sa Hamilton, si James, 'di ba? He is also from, is he from Davao, si James? Yes po, Davaoenya din po si Ate. He's also an artist, a singer, ano. Hindi ko lang alam kung nagko-compose siya, ano. Hindi kayo magkamag-anak ni James. Related. Tito-tito ko po. Tito-tito. Kasi ano, dati pa sa Davao, kasi tumutugtog ako dati sa coffee shop with my band, mm-hmm. sa Java Jive. And then, mm-hmm. Naging singer ko yung anak niya, si Isa. Ayun. Ah, oo. Galing ng boses nun. Galing yes. Bali, dalawa yung sing. Anak niyang, mm-hmm. Yung si Isa, I don't know if active pa siya as of today kasi nagpo-focus din sa studies na. Mm-hmm. And then yung si Alsea din naman, parang naging busy na din. Kasi dati tumutugtog sila dito, nagbabasking sila ni Tito James. Pero sa ngayon, parang nag-focus na din siya sa pag-aaral. Nag-focus na din ako sa sa pagtatrabaho. Nee, wag mo ano, make it as like a good ano, artistic ano ba yung release mo, no, yung to do the things that you know you the what you observe as an artist, di ba? Yun yung mga artist eh, may nakita sila, may feelings na ganun. And yes. What's your advice to people who'd like to go into songwriting, Ben Mark? Use your kumbaga yung motivation nyo na mm-hmm. gusto ko tong gawin. Paniwalaan niyo yung sarili niyo. Huwag kayong madaling ma-discourage kung sa tingin niyo maraming magagaling. Kasi sa totoo lang, wala talagang sobrang galing. Lahat yan naglo-learn din. So, mm-hmm. they started from where you are right now. So, mm-hmm. just keep on learning every single day and then you'll get there. Same sa ginawa ko dati. Oh, wow. Well, ano, Ben Mark? Hindi ko na rin. Keep the fire burning. Keep the fire burning. Oo. Yes. Kasi minsan, yung ako kasi nung kabataan ko rin, so may banda rin kami, parang gano'n, no? At hanggang sa na-disband na yung banda namin, yung iba punta ng Japan, yung iba nag-aral, naiwan kaming tatlo. Tatlo kami naiwan, naging trio kami. Tapos, wala lang, jamming-jamming, gano'n. Hanggang sa naisip namin mag-recording kasi nagko-composting kami.
Aba, may kumagat na recording company sa amin. So, guest sa TV, sa radio, pa concert, ganun. So, naranasan ko rin yung ganun life. But, hindi ko talaga, yung, I'm more of a behind-the-scene guy, yung, except so, sa ganito, mas gusto ko yung nasa likod ako gumagawa ng mga ano-ano. But, it's, I hope I will still get that chance na magsulat ulit, no? I'm more of a yung essay, yung mga ganun. Hindi na ako yung songwriting eh, parang ganun. I try to, pero parang nawala na. Ano ba tawag noon? Mapurol ba? Mapurol na. Kulang lang ng anyan. Pag-sharpen, practice siya. Practice. So that's one thing, you know. So thank you very much, Ben Mark, and I hope this is not the first and the last time na mag-usap tayo. And every time mag-release ka ng when you release the next song, no, usap tayo ulit. Let's have a conversation like this again, no. Yes po, sure, no problem po. Always welcome. Yeah, thank you very much, Ben Mark, at all the best. Maraming salamat po. All the best. All the best sa iyo. At nais ko rin mong pasalamat sa ating mga kabarangay, sa ating mga tagapanood, tagapakinig. Ako po muli ang inyong kaibigan si Papawid, ang inyong Direk Rene, kasama po si Ben Mark Mercado. Thank you. Take care and God bless.